subscribe, bitches. Keep on watching and like and subscribe. Hello po and good morning po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol po sa buying motives o yung motibo natin sa pagbili ng ating nagugustong produkto man ito o ito'y isang serbisyo. Buying motives. Ano nga ba ibig sabihin ng buying motives? Ang buying motives ay ito ay isang rason kung bakit tayo bibili ng isang produkto o serbisyo. At ito rin ay isang impluwensya o konsiderasyon na magbibigay sa mabilis na pagdedesisyon lalo na sa pagbili ng isang produkto o ito man isang serbisyo. At ito rin ay nakapagpasya sa napiling gusto at kailangan na isang mamimili. Ito rin sa isang dahilan kung ito ay isang rason kung bakit tayo bumibili dahil meron tayong tatlong klase ng buying motivation. Yung tatlong klase ng buying motives. Una dito ay ang emotional motives at ang pangalawa ay ang rational motives at ang pangatlo ay ang patronage motives. At ang number one natin dito ay ang emotional motives. Ang emotional means pagbili ng produkto. At ang motives naman ay ang customer na hinihimok ng kanyang emosyon para matiyak ang gusto niyang bilhin. At dahil dito, ang mamimili ay di niya kailangan na mag-abala o maging matalino sa pagdesisyon. Dahil dito, dala lahat ng kanyang emosyon para mabuo at masuri at magustuhan ang produkto o serbisyo na kanyang bibilhin. At dahil sa emotional motives, ay ito rin isang rason kung bakit bumibili ang mga mamimili base sa kanilang nararamdaman o pinaniniwalaan o ito may saloobin, fear o pagkatakot, forces of love o affection. Motives ay karamihan sa mga negosyante o business owners ay na-realize nila na itong emotional motives ay isang napakalaking tulong at isang napakalakas pagdating sa profit sa mga sales. Ito ay unang halimbawa sa emotional motives ay ang pagbili ng cellphone. Dahil dito ang pagbili ng cellphone ay matatawag natin na ito ay saloobin or forces of love. Dahil dito ay madalas nating magamit lalo na sa komunikasyon sa ating mga mahal sa buhay or pag-edit ng mga photos, pang-text at mga iba pang kagamitan. Dahil dito ay isang part ng emotional motives. At ito yung ating pangalawang halimbawa, ang fear o takot. Ang fear o takot ay isa rin sa motibo para mahikayat ang isang mamimili sa dahilan sa kanilang pagkabahala, takot, kaya dahil dito napagpasyahan na nilang bumili ng security system or CCTV. At dahil dito sa kanilang takot o pag-alinlangan ay mababawasan ito at the same time sa kanilang safe and secure na rin. At ito ang ating pangatlong halimbawa ay ang tinatawag na affections. Ang affections ay minsan nagkakaroon tayo ng problem or disappointed tayo. So kailangan natin makipag-socializing at magmuni-muni. At the same time, nakakapag-relax kapag uminom ka ng kape. At ito'y napakagandang isang halimbawa sa emotional motives natin. At dumako naman po tayo sa pangalawang kategorya ng buying motives. At ito ay ang rational motives. Ang rational motives ay base sa katotohanan at logic. Kasama na dito ang subok na, may comparison, ito ay mataas na kalidad, at ito ay napatunayan na talaga na kaaya-aya. At ito ay kahit na mataas ang halaga, ito rin ay tinawag na reasonable price dahil sa rational motives. At ito po yung sample natin para sa rational motives. Ito yung pagbili ng computer na CPU gaya ng Intel iCore i7 dahil dito
best gaming siya at maganda sa graphics, at ang RAM niya ay nag-a-average siya ng 16 GB up to 32 GB. Ngayon yung storage naman po nito is 1 TB or 2 TB. At the same time, dahil dito sa iCore 7, pwede kang mag-multitask. Either nag-gaming ka, or nag-YouTube ka. So, lahat ng Windows pwede mong i-open. Kaya pinili natin ito dahil ito nga yung reasonable price na ito yung kagustuhan. Ito yung may rason kung bakit natin pinili. At ang pangalawa nating halimbawa sa rational motives ay ang pagbili ng sasakyan o kotse. Dahil dito ay ang rational motives ay isang desisyon at ito'y isaalang-alang gaya ng features or kahit sa presyo. Gaya ng sinabi ko, pagdating naman sa presyo is reasonable presyo. Kaya makikita natin yung appearance, design, talagang wala kang masabi. So kailangan din dito yung extended milliage or protections packets na rin siya. At the same time, meron din siyang blind spot alert, heated steering wheel, auto driving mirrors, at the same time meron siyang Wi-Fi hotspot. Kaya ito yung isang dahilan kaya tinawag na rational motives or reasonable price ang tawag ko dito. At dumako naman po tayo sa pangatlong kategorya ng buying motives. Ito yung patronage motives. Ang patronage o patronize ay ibig sabihin ay tinatangkilik. At bukod dyan, base sa pagtangkilik o pagiging loyal ng isang customer, ay mas lalo pa silang nahihikayat na lalong bumili sa mga particular na mga tindahan o mga shopping mall. At dahil dito ay sinusuri rin nilang mabuti. At alam nyo ba, dito sa patronage motives ay hindi ina-apply ang talino o at ang panghusga, lalo na sa pagbili ng mga produkto. Marahil ito ay isang dahilan kung bakit nadadala ang mga customer sa kanilang emosyon. Dahil sa kadahilanan na patuloy ang pagiging loyalty, ay ito na rin ay isang katapatan ng mga staff at magandang serbisyo para sa kanilang mga customer. At ito ang unang halimbawa sa ating patronage motives. Ito ay ang appearance. Paminsan-minsan, ang mga customer ay talagang na-attract naman talaga sila particular sa mga tindahan o mga store. Dahil dito nagre-reflect ang appearance, design, malinis, especially dahil dito nagre-reflect ang appearance ay sa kadahilanan na ito'y maganda ang ambiance, malinis, ito'y makulay sa loob, at ito'y kaaya-ayang tingnan. Kaya ito'y nakukuha ng attention ng mga ilang customer, at dahil dito ay napapanatili nilang maging loyal sa isang tindahan o isang shop. At ito ay ang pangalawang halimbawa natin sa patronage motives ay ang recommendation. Dahil karamihan sa customer, kadalasan ito ay bumibisita or bumibili sa isang tindahan, at dahil dito sa kanilang experience na naranasan ay sila ay nagre-recommend sa kanilang kamag-anak man ito o mga kaibigan o member of the family. At ang pangatlo nating halimbawa sa patronage motives ay ang habit. Ang habit ay kadalasan sa mga customer ay dito na nade-develop ang kanilang pagiging loyalty sa dahilanan ito'y madalas ang pagbili at pagbisita dito. Kaya ito'y naging habit na rin sa pag at dahil ito ay paulit-ulit na pagbili at madalas na pagbisita sa isang tindahan.